It's a rare one. Yes, sir. Welcome po ulit sa ating The Rare One Channel. This time naman po, papakita ko lang sa inyo paano yung pagre-rehouse natin ng mga terrestrial na Weber type. So, meron tayo dito ngayong GBB or Green Bottle Blue Tarantula, Chromatopelma cyanepubescens. So, yan, ganda niya. Kakamult lang ito nakaraan eh, kaya ito, pinakain ko siya kahapon para may rehouse ngayon. Medyo sikip na siya rito. Tanggalin mo natin bolos. So, kita nyo, isa sa paborito ko ng species din ito. Ganda kasi ng coloration niya. Di bali, yung dami talaga may paborito nito. Mas lalo sa mga newbie kasi okay rin siya sa mga pang-beginners na tarantula. Tapos, yun nga, medyo talagang iba yung dating niya, coloration niya. Ganda ng combination ng kanyang kulay. So, nakita nyo yung enclosure niya, marami siyang web, Weber type talaga siya. So, set tayo ng panibagong enclosure niya na mas maayos. Set aside muna natin siya. Dito, naganda lang ako ng plastic bin para dito natin siya lipat. And then meron din tayo ditong driftwood. Bali, sa mga gantong Weber type, hindi ako talaga naglalagay ng mga hides. Nilalagay ko lang dyan mga driftwoods na pwede niyang saputan para sila nang gumawa ng sarili ng hide gamit yung web nila. So, set lang natin to. Bali, paano ba maganda rito? Dito na lang siya. Dito na lang siguro yan. Mas maganda nito. Yan. So, lagyan lang natin siya ng glue. Para may fix natin siya. Okay, siguro yan. Yan. Stay lang natin ng konti. Tumigas. Siyempre, kailangan mas maganda, mas matigas. Shoutout ko rin pala muna yung mga kaibigan natin dyan ulit sa BTK, Batangas Tarantula Keepers, sila AJ Spade. Tapos yung mga supporters natin na nagpapa-shoutout, si Milbs Dunayre, Mark Mico Rofer, Angelo Lizardo, mga viewers natin dyan. Hindi ko muna kayo may say sa lahat, konti-konti lang po. Bali, batin ko lang din pala ng happy birthday si James Calvin. So, yan, ready na po yung ating driftwood. Lagyan lang natin ito ng substrate. Dito po, mas prefer nila bone dry lang na substrate. Bali, desert type din po kasi itong ating GBB. Mas prefer niya dry lang, kaya din natin to babasahin pamigay. Hindi niya kailangan ng mataas na humidity. Bali, nasa 40 to 60% lang na humidity, okay na sila. Actually, sa iba, pwede rin itong, or sa iba, ginagawa nila, nilalagyan nila ng part na sand yung enclosure. Kasi pwede rin itong gamitan ng sand, kasi nga desert type siya. So, yung iba, kalahati, kokopit, kalahati, sand.
lalo kung sa white sand, maganda tingnan to, lutang na lutang yung kulay niya. So dahil wala pa tayong available na sand, kukupit lang muna. Lagyan lang natin ang mga 2 inches na substrate. Tapos isnilisan natin konti. Ayan. Ayan, mukhang maganda na tong saputan niya, tong kanyang driftwoods. Tingin ko dito siya magagawa ng hide niyan. Kung hindi dito, baka dito sa sulok. Pero maganda rin itong pwesto niya. Sana dyan nga siya mag-hide. Tapos lagyan na din natin ng konting dagdag na kung decoration ito, mga ng kahoy, konting moss para hindi lang masyadong plain ng ating enclosure. Okay na yan. So ready na siya. Lagay lang tayo ng water dish. Paalala lang po uli, summer ngayon. So yung mga water dish natin, uy, check lagi po natin mga sir, para sure tayo hindi ma-dehydrate basta yung mga alaga natin. So ipatong natin siya. Andito medyo mabilis din to kumilos, so ingat lang po. Prepare lang din tayo lagi ng catch cap. Pero dito pwede naman natin siyang i-push lang kung medyo kabisado na natin sila paano lumakad. Kung ayaw niya lumabas. So di pinalalakad ko lang sila palabas. Kagalit pa. Ipat ka na. Mas maganda na yung chrome sa kabila, oh. Ibali sub adult male po ito mga sir. Kailangan lang naraga natin lipat na mas malaki, eh. Kasi medyo naka feeding program po ito sa akin. Pinagmamonster mark ko lagi ito. Usually sa GBV madalas maliit lang yung matured male nila. Ito sana sa next molt niya matured male na siya para ready for breeding na. Tapos kung mapansin nyo yung size niya, mukhang magiging malaking matured male din siya. So regarding sa master molt, balang araw titikpin natin yan, re-record natin, papakita ko sa inyo yung mga feeding program ko sa kanila. So lalabas siya. Lagay lang tayong tubig sa kanyang. Uy. So yan mga sir, okay na. Basic type lang ng enclosure, terrestrial na Weber type. Sa mga gantong bagong rehouse lang po, normal lang po yung ganyan na lagi sila nasa taas, kasi na-stress na yung tarantula natin gawa ng inalis natin sila sa luma enclosure nila. So kailangan pa muna nilang mag-adapt dito sa bagong enclosure nila para maka-relax na ulit sila dyan. Then babalik na ulit sila sa normal na routine nila. Mag-web-web na siya yung territory niya. So gagawin din siya ng webbings na hide niya. So ilang hintay lang tayo ng mga siguro about 5 days kailangan ito bago
maka-adapt ng ayos, maset niya yung webbings, and then pakainin ulit natin. So yan lang muna guys, abang na lang ulit muna tayo sa mga susunod na video. Palike and share na lang po ng ating YouTube channel and subscribe na rin po. So thank you po.